Isa na namang kwento mula sa ating tagapakinig ang inyong mapapakinggan sa pagkakataong ito. At ito ay mula naman sa malikhaing panulat ni Paos Timoy Santos na pinamagatang Ang Pangako ni Cupido. Matagal nang hindi naniniwala sa pag-ibig itong si Veronica hanggang sa nakilala niya itong si Fidel. Guwapo at simple. Nanligaw si Fidel kay Veronica at mabilis niyang nalaman ang mga gusto ng dalaga. Hindi man ito sabihin. Alam niya kung ano ang tumatakbo sa isipan ng babae na para bang nakakabasa siya ng isipan. Kaya naman napahanga niya ito at nakuha niya ang loob dahil sa galing niya. Ultimo ang mga tipong bagay gaya ng damit at cellphone ay mabilis niyang nalaman. At mas lalo nitong napahanga si Veronica nang sorpresahin niya ito ng trip to Paris. Oo, gusto ko talaga pumunta sa Paris dahil may napanood akong movie patungkol sa lalaki na nagpropose sa babaeng mahal niya sa Eiffel Tower, wika ni Veronica. Doon na rin kasi balak niya sanang sagutin si Fidel dahil matagal na itong naliligaw sa kanya. Dahil para kay Fidel, kahit hindi siya umiimik, alam niya ang gusto ng babae. Hindi katulad nitong si Micaelo na ang palagi lang tugon kay Veronica ay ipagdasal na lang daw niya yung mga bagay na gusto niya at gagabayan naman daw siya ng Panginoon sa kanyang buhay. Oo nga't gwapo at matino naman itong si Micaelo. Pero sa tuwing magsasabi si Veronica sa kanya ng mga bagay-bagay na gusto nito, ang sagot niya lang ay bahala na ang Diyos dyan dahil hindi naman daw lahat ng gusto ng dalaga ay tama at paliligayahin siya. Mabait naman itong si Micaelo sa karamihang tao na naging bahagi ng buhay ni Veronica. Pero ang pagiging walang sinabi nito sa buhay ang ayaw niya dahil pagdating kasi sa ganung bagay na salita lang naman ang kaya nitong ibigay para sa iniibig na babae. Baliwala rin yon. Dahil lang dahilan ni Veronica ay hindi naman sila mabubuhay ng puro salita lang tapos wala naman siyang maibigay sa akin. Pero ganun pa man, magaan ang kalooban niya kapag nakakasama niya si Micaelo na kanyang kababata. Lamang na mas tumibok talaga ang puso niya kay Fidel. Kaya naman ito ang ipinakilala niya sa kanyang pamilya. Sagrado Katoliko ang mga magulang ni Veronica. Kaya nang ipakilala niya ito sa kanyang mga magulang ay tinanong agad ito kung ano ba ang relihiyon nito. Pero ngumiti lang ito at ninyakap ang mga magulang ni Veronica sabay abot ng pera na para sa pagpapagamot sa kanyang ama na may malubhang karamdaman sa mga sandaling iyon. Dahil doon ay natuwa si Veronica kay Fidel. Mabuti at nariyan ka na ibibigay mo ang mga pangangailangan at kahilingan ko, wika ni Veronica. Kaya naman ang sumapit ang araw na inaantay ni Veronica ang pagpunta nila sa Paris na Fidel. Sakto naman na nakita niya si Micaelo bago sila umalis at nagmamakaawa ito sa kanya na siya ang piliin dahil para daw sa ikabubuti ng dalaga. Pero kahit anong lupasay nito at pag-iyak ay hindi nakaramdam pa ng awa sa kanya si Veronica. Antayin mo na lang ang ibibigay sa iyo ng Diyos, Micaelo. Wika nito sa loaang lalaki. Iniwan niya itong bagbag, ang kalooban. At nang nasa Paris na itong sina Fidel at Veronica sa Eiffel Tower, doon niya sinagot ang pinakamamahal niyang lalaki. At naging sila na nga. Pero hindi niya inaasahan. Hindi inaasahan ni Veronica na magpo-propose na sa kanya ng kasal itong si Fidel. At mabilis naman siyang napauon nito at kinilig pa siya dahil doon. At nang sumapit na ang gabi, ay agad ding ibinigay ni Veronica ang kanyang pagkababae dahil mahal niya na nga itong si Fidel
sa mga sandaling iyon. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at agad na iplano ang kasal ni Videl at Veronica. Pero gustuhin man ng mga magulang ni Veronica na sa simbahan sana ganapin ang kanilang kasal, mas nasunod ng kagustuhan ni Videl na sa kanilang probinsya na lang ito idaos. At nang malaman ito ni Micaelo, eh sobra siyang nagalit. Pinabalaan kita, Veronica. Huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal kay Videl. Kung hindi, magsisisi ka. Hindi maganda ang kutob ko sa lalaking iyon. Pagpapaalala ni Micaelo sa sinisinta nang makita niya ito sa kanilang lugar. Huli na ang lahat, Micaelo. Dahil nakatakda na ang aming pag-iisang dibdib at wala nang makapipigil pa sa amin. Lalong hindi ang katulad mo. Mapait na wika ni Veronica sa kababata. Ang laki na talaga ng pinagbago mo nang dahil lang sa pera at material na bagay. Hindi na ikaw ang Veronica ang nakilala ko. Sige, kakalimutan na kita. Pero sana, huwag mong kalilimutang binalaan kita patungkol kay Videl. Hindi naman nakapagtimpi itong si Veronica at nabanggit niya kay Videl ang mga sinabi sa kanya ni Micaelo na sinumpa raw sila nito. Dahilan para mag-away ang dalawa. Malakas itong si Micaelo kaya naman napasabog nito ang bibig ng katunggali na dahilan naman para masampal ni Veronica ang kababatang si Micaelo. Micaelo, lubayan mo na kami. Kahit ano pang sabihin at gawin mo, mananatili ako kay Videl. Lumayas ka na sa harapan namin. Malakas na bulyaw ni Veronica. Habang si Videl naman ay ngingisi-ngisi lang kahit tumutulo ang dugo mula sa labi nito. Mabilis na lumisan si Micaelo na puno ng galit ang kalooban. Nasa probinsya na nila Videl si Veronica. Dahil isang araw na lang ay mag-iisang dibdib na ang dalawa. Nagkataon namang lumala ang karamdaman ng ama ni Veronica. Nakaratay na ito at halos nag-aagaw buhay na sa ospital. Mas mahalaga ba talaga sa iyo ang lalaking yan kaysa sa iyong ama, Veronica? Kailangan ka namin dito. Wika ng ina ni Veronica. Pero nay, kailangan matuloy ang kasal namin ni Videl. Dahil kung hindi raw matutuloy bukas ang kasal namin, hindi niya na raw ako pakakasalan pa. Sorry talaga, nay. Pero hindi ako makakapunta dyan, tugon ni Veronica. Nakapag-desisyon pa rin itong si Veronica na makapag-isang dibdib kay Videl kahit wala ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak. Kakaiba ang bahay nila Videl. Napaka-misteryoso nito. Bukod sa mabigat ang pakiramdam nitong si Veronica dahil sa pag-iisip niya sa kanyang ama, naluluha na rin siya dahil nabaliwala niya ang mga ito. Mapatawad sana ako nila inay at itay. Wika na lang ni Veronica sa kanyang sarili. Dumagdag pa ang bigat ng ambience ng lugar dahil nakakakilabot ito. Kakaiba ang bahay nila Videl dahil mabigat nga ito sa pakiramdam. Nang mapansin ni Videl na tila malungkot itong si Veronica, niyapos niya ang kasintahan at siniil ito ng mainit na halik. Nakahanda ka na ba para bukas? Tanong ni Videl kay Veronica na ang tinutukoy ay ang mangyayari nilang pag-iisang dibdib. Oo, Videl, magiging sayong sayo na ako. Wika ni Veronica. Malapit na ang oras ng pag-iisang dibdib ng dalawa. Gabi gaganapin iyon. Gusto man itong questionin ni Veronica kung bakit gabi ay hindi na siya tumutol at inisip na lang niya na baka gusto ni Videl na mas romantic ang mga sandaling iyon. Pagdating ng hapon ay nagulat si Veronica nang makita niya ang gown na kanyang susuotin dahil kulay pula ito. Nagtaka siya dito pero wala naman siyang magagawa na. At isa pa, mukha naman itong mamahalin at elegante. Ma'am, excited po ako para sa inyo. Wika ng isa sa mga katiwala nila Videl sa kanilang bahay na parang may laman ng sinasabi. Excuse me ah, nakita niyo po ba si Videl? Kanina ko po kasi siya hinahanap.
Di ko po siya makita eh. Tanong ni Veronica sa katiwala. Ah ma'am, inaasikaso po yata niya yung pagdadausan ng pag-iisang dibdib niyo. Huwika ng katiwala na medyo nakangisi. Hanggang sumapit na nga ng tuluyan ang gabi. Nakagayak na si Veronica nang sunduin ito ng isang itim na limousine. Pakiramdam ni Veronica ay prinsesa siya at nag-aabang na ang kanyang prinsipe. Pero bagaman nakakaramdam ng ligaya ang kanyang puso, tila may bumabalot na pangamba sa pagkatao niya. Nababagabag ang kalooban niya dahil sa mga kakaibang pangyayari sa mga sandaling iyon. Agad namang nagpalakpakan ng mga tao. Maraming tao nang dumating si Veronica sa pagdadausan. Nagulat din siya dahil sa dami ng mga panauhin sa kanilang kasel at mukhang matataas na tao ang mga ito. Napansin niya ang ilang mga kilalang artista, mga politiko at mga negosyante. Maya-maya ay lumapit ng ama ni Videl kay Veronica. Sa tingin ko ay ikaw na talaga ang matagal na hinahanap ng aking anak. Maswerte siya at natagpuan ka na niya. Wika nito. Salamat po. Tugon naman ni Veronica. Pero binabalot siya ng takot nang tumambad sa kanya ang isang malaking altar na may tila malaking ulo ng isang pinaghalong tao at kambing na may mahabang sungay. Muling nagpalakpakan ng mga tao at naghihiyawan ng mga ito. Dumating na ang iaalay sa ating Panginoon. Wika ng mga ito. Hindi maintindihan ni Veronica ang mga nangyayari sa mga sandaling iyon. At nang malapit na siya sa altar, dito ay biglang may humawak sa kanyang dalawang braso na dalawang lalaki na walang damit pang itaas at may takip na tela ang mga mukha ng mga ito. Mabilis siyang inihiga ng mga ito sa isang marmol na lamesa at itinali ang mga kamay niya. Anong ibig sabihin nito? Wika ni Veronica. Nasaan si Videl? Tanong ulit nito na nangangatal na sa takot. Maya-maya lang ay lumabas na si Videl. Pero wala rin itong suot na pangitaas. At may suot ito sa ulo na tila isang ulo ng isang kambing. Ito na ang gabi na ating hinihintay, mga kasama. Wika ni Videl. Binabati ka namin, Panginoon. Wika naman ng isa sa mga bisita. At muli na namang nagpalakpakan ng mga tao. Sa araw na ito, aking kaarawan ay ang muli nating paghingin ng biyaya ng dilim sa ating sinasambang Diablo. Matutupad muli ang ating mga kahilingan sa sama-sama nating pagtitiwala at pag-aalay, pagpapatuloy ni Videl. Videl, ano bang nangyayari? Pakawalan mo ko dito. Pakiusap ni Veronica. Huwag niyo gawin sa akin ang masamang binabalak niyo, pagpapatuloy nito. Pero hindi ito pinansin ni Videl at patuloy itong nagsalita. Mananatili tayong sasamba sa dilim at ihikayatin natin ang mga taong kalimutan at talikuran ng kanilang Diyos na kinikilala para kilalanin ng ating Diyos ang Diyos ng kadiliman. Agad umusal ng isang ritual itong si Videl para sa kanilang Diyos kasabay ang pag-aalay ng isang babaeng balot ang puso ng kasamaan, kasakiman, pag-ibig, kasalapi at kayamanan. Ito nga si Veronica. At agad siyang hinubaran ni Videl at itinarak sa dibdib niya ang isang punyal. Wala nang nagawa si Veronica kundi ang umiyak at humingi ng tawad sa may kapal dahil sa kanyang nagawang mga pagkakamali. Habang naghihingalo ay sumagi pa sa isip ni Veronica ang kanyang mga magulang at itong si Micaelo. Pero huli na ang lahat para dito at tuluyan na siyang nalagutan ng hininga matapos dukutin ni Videl ang puso niya. At pagkamulat ng kanyang mga mata, agad siyang nakaramdam ng init, matinding init. Nakakarinig din siya ng mga pagtangis at paghingin ng tulong at kapatawaran dahil isa na siya at kasama na siya ng mga masasamang tao na pinahihirapan sa dagat-dagatang apoy sa impyerno.
Maraming salamat sa isang magandang kwento, Paos, Team Santos. Minsan hindi lahat ng karangyaan ay dapat nating hangarin sa buhay. Mas maiging makontento sa kung ano ang tinatamasa natin na hindi magdadala sa atin sa maling desisyon sa buhay. Hanggang dito na lang mga Paos. At para sa panibagong kwento, see you sa next episode. Bye-bye!